tumawag ka na sa production crew. Ikaw na yung pinakarate, ikaw yung naunang tumawag ngayon. Ngayon. Hiling namin na tumawag ka. Oo, oh, ganoon, Valdez. Oh, trip mo, trip mo, trip mo, trip mo ate ni Eugene, lahat ng marami akong kilalang ate, papakilala ko sa iyo. Oh, pwede. Sinbo ang wingman na malupet. Okay pare, here we go. Last pick Popol and Cupa naman ngayon for Onyx TH. This is their this is another final strat coming out from them. Look at this. Oh my Venus, clearing the mid wave. Immediately going to the bottom. They're trying to engage the Shadow nila si Jinx. Sunspark is being aggressive din naman talaga. At ngayon, hindi yata ganun kinakapagparusa ang mga taga Onyx PH. One shearing difference dito sa laro natin is of the Grok. Nasa kamayon ngayon ng Onyx Tall. At ang taas ng win rate ng Grok, especially all verse teams, na alam kong taruin at gamitin yung Grok. Ang kinaganda kasi Tall ni Grok, yung wall niya, minus dash eh. Minus dash sa kalaban, automatic yun. Yung beauty ng Grok. Halos may good counter siya sa Cho. Sinisira niya yung combo ng Cho. Yeah, mauuntog ka. Tama ka paring Shinbu. Actually, medyo magkaiba na yung laruan ngayon ng dalawang team natin dito. I think the only problem here, kung ba't nag-agree din ako sa casters kaya sila kumuha sa Sunsparks. Look at the AoE control here coming in from Sunsparks. Actually, 3 melee heroes with shield. Meron ka pang exploit ultimate. Meron ka mas delikado dito ang team ng Sunsparks. Gamit na gamit din yung smart missiles dito ni Dilar. Ang ganda ng dive na yon, pero para sa akin ha, sa basa ko lang, kahit may 2 kills tol yung Onyx doon, parang ang hirap, ang lakas ng abante ng Sunsparks talaga. Again, I just want to reiterate yung sinasabi mo, Manjin, yung AAOE. Tumira ka lang isa at tinira mo lang. Okay, tas ano damage eh, kasi meron kang feather airstrike, tapos meron ka pang pick of threat. Ngayon, para sa Onyx PH, ang sakit actually ng sustained damage nila. They have the capability to pick off again. This is a Fuzaken sprint type. So, mukhang magiging agresibo sila dito. Ang maganda dito, ituloy-tuloy nila. Ayan, parang ganyan. Kasi alam nila yung ano nila. Alam nila na kapag na-hit ng Sunsparks yung certain power spike, mahihirapan sila sa 5-on-5 Rumble. Yes, 5-on-5 Rumble. Lalo pa bantayan nyo, especially when you're taking fights, na wala si Luwash. Magugulat ka, bigla na lang yan, naka-windwalk eh. Oo nga eh. Nasusulpot pala eh. Hindi mapakanan eh. From out of nowhere, biglang iikot, biglang maglalas insanity. Diba? Yep, totoo yan. This is interesting paring Shinbu dahil mukhang ipapaabot ng Onyx to the ultra late game with this carry. Backing on the carry, he's using again the veteran center na usong-uso ngayon. Nagiging maganda yung laro ni Wise actually. This is okay. With this type of carry, pwede siya mag-take ng mga one-on-ones na hindi siya matatakot. Even the X-Born, kaya niya ma-dodge. Even si JP, kapag na-timingan niya ng tama, again, these are pros. Alam nila kung paano mag-dodge ng mga Ling ultimates, di ba? Pwedeng-pwede niya rin i-take. So, may threat ngayon ang side ng Onyx. Piet, kagaya niya, nakakasabi lang na. Ayun ang nakikita ko. Actually, kung problema mo si Kiluwash, no, tulad nung game 1 kanina, MVP yun, ha? MVP tol. MVP high impact yun, talaga yun. Oo. Oh, kung problema si Kiluwash, edi puntahan mo. Harapin mo yung problema. Yun nakikita ko, ano? Ganda rin ginawa ng Onyx dito. Hindi lang si Kiluwash yung naging pabonus nila, kahit si Grid ay naparusahan na. Although Dilar, that was the tower dive though, and that was an inner turret tower dive. Pero okay pa rin eh. Pressure is coming in now mula sa Onyx. This is going to be a value trade kapag nakuha nila yung turtle dito. Kaya BJ luring in, pero ang mahuhuli dito ay sino ang nataya-nataya? Ang manok ni paring Raflesia, umikot na si Kiluwash, and mukhang ahabukulin pa. Pero let's see here, nakakuha ng bundol. Puto sa akin here, of course, JP, Swords of Revealing Light ulit, Yugi Boy. Meron din ang kamay aso doy. Tapos yon Kiluwash torching Grok at Susena. Pero hindi, bago niya pa makompleto yung aso, kinagat na siya. Kinagat ng 7 doggies. Alam mo yon yung ano, parang ano, lumapit ka sa aso, sabi, hindi na nangagat yan. Ang chichon. Pero inert. Bigla ang inert, diba? Ay, nangyari. Inaano niya pa eh. Binubugahan niya pa yung aso tol eh. Okay, alam mo naman ang mga dogs eh. Dog. Ano yan eh. Dogs pa rin yan eh. Oo, matuto ka lumugar pag may aso dogs, diba? Alam mo naman, ang aso dogs isa sa mga pinakamalaking biyaya ng Panginoon tol. Nakakaamoy, nung umamoyan ng masamang damo sa hindi. Totoo yan. Ayan ang kasama mo, no? Ang the ultimate best friend. Metamorphosis na nga. Metamorphosis na nga. Mga talaga ang chichodog, Kuya Shinbu eh. Lalo na pang nakamaxbite. Ayan o, maxbite.
Pero tol ha, pero tol ha, medyo na amoy ko ha. Alam mo yon? Mr. Valdez, tol! Parang tumakaw. Sabi kasi ni Mr. Valdez, kasi yung mga recent ano natin, di ba, issues, sabi niya, aba, wala na tayong kalaban sa prime time ha. Parang, parang solid ko pang, pang ratings eh, no? Tol. Parang dapat si game 3 eh. Oo nga, kasi guys ah, it can't be denied, kidding aside kung ano mang pinagsasabi namin dito, lamang na po yung Onyx. And this yes. looks like an easier game compared yeah. to that game number one. Yeah, and it, this isn't... Yeah. And sorry, no, so and the hard part here, it doesn't, it looks like the one who can turn things around, Kilushir, or even JP, has always been checked by Onyx. Yeah, this is interesting, you know, kasi yung Onyx PH, never ba tayo nakakita ng yung sinasabi natin kaninang 5-5 Rumble eh. Nagtuloy sila ng aggression without being maasim. Ayos ba yun? Yes. Pwede kang maging aggressive nang maasim ka eh. At sa kanila, control the asim yung tawag mo eh. Di ba? Pagkakaroon na tayo ng Chicho Dog, Eddie Go, ayan, kagaya niyan, Wild Charge, Ezekiel ba? Bato, para kay Rapleta, so sa Bebeating Light, out! Si paring JP dito. Habang kumakla sila, si D-Line naman nasa top lane. This is just a good call coming in from Sunsparks. Ang hirap, tol. Nakita mo yon. Dalawang engage mula sa Sunsparks. They're trying to penetrate on two facets here against Onyx. Parehas check. Yeah. Parehas check. Yeah, I mean, yeah. Kinakontrol kahit si Ling, si JP kanina, tinadyakan lang. Tol. Yeah, I mean, sorry, nasabi ko Sunsparks, Onyx pala. And yes, paring Jim, nag-agree ako sa'yo. Onyx PH now in control. This is their strength, actually. Para sa side ng Onyx PH, they know how to play the macro very well and they know how to punish people, especially kapag alam nilang sila yung nasa advantage. And if you're gonna look at it, paring Shinbu, walang masyadong nangyari outplay. This is just Onyx PH playing by the book. Fundamental stall! Malinis! How to counter the Ling? Tago ka, girl! Akit bahay! Akit bahay! Takbong magnanakaw! Takbong magnanakaw! Nasa Forbes Park na side, di na nakarating ng tagig mula Pembo hanggang Forbes Park, hanggang dun lang yung operasyon ni Ling, mga tol. Hindi na umapot! Hindi na umapot! Nauulit na mga yapramats to, donut natin, tol. Kaya ka nga may Chicho Dog, yung Chicho Dog yung umuuli sa kanya, kung yung Shinbu. Ganon, ganda ng huli. Huling-huli, ladies and gentlemen, Onyx PH, Ginoong Valdez is calling. Gusto ng buong sabayanan ng game number 3. It's a low-scoring game, 8-3. Yes. Onyx PH is so disciplined right now, Shinbu. Yes. Ito yung hinahanap mong disiplina ng pro player eh. Walang asim fights, right in fights lang. And by the way, you may want to check out then kung ano yung situation sa item dito sa side ni Grid, no? Kasi siya yung main source of wave clear here. Hindi pa naman tapos to lang laban, ha? Hindi pa tapos ang laban din. Alam mo yung saga to. And the thing there is, kung gugulong to, kailangan mag-stall out ng Sunsparks. At least man lang, no? Ma-stall out yung... And the fundamental thing about sa stalling out is wave clear. Eto, na-check, na-clip, naka-minus one isa. At si Dilar yung nawala. Pero aabante dito ang Onyx, magiging 1-for-1 yung trade. At the best. Baka nga mapamali pa yung Sunsparks, pumatol pa, mega killing. Kiluwa Shear is pit to win. Pero yung last blast ng last insanity ay gagamitin niya pa atras. Uy, aray! I think lamang sa trade ang Onyx doon. Lamang sa trade ang Onyx doon. 1-for-1 niya. Meron silang turtle din. Pwede magkasin ng onti dito si paring Wines Feather Airstrike just to clear the wave. And Kuya Shinbu, nag-agree ako sa'yo. Sunsparks, sanay sila sa ganitong klaseng situation, diba? Sanay sila na nangyari na yung ano, yung mga survival. Sanay sila. Taon yun, halos buwan yun na naging, nagmarka yun sa'yo eh. Hindi mo makakalimutan yun eh. Hindi natin makakalimutan yun. So, again, ipag tumagal pa to ng around 5 minutes, yung damage output nila dito aabot sa puntong kaya na rin makipagsabayan. I mean, classic MOBA, di ba? Kung mapapansin mo, yung ginagawa nila kanina, si KLBJ, nag-creep cut siya, di ba? Yung may German cut sa mid at sa baba. Kung may creep walk, may creep cut. Oo, kung may creep walk, may creep cut. At ganun yung ginagawa. Meanwhile, Onyx PH, kailangan lang nila maging disiplinado talaga dito eh. Yes, bawal, yes. Bawal magpakita, bawal lumabas. Baka kasi may batas, no, pag sa class. Let's now look at the items. I think dugi pa rin yung Sunspikes dito in terms of damage. Kasi huli kong kita, si Ling, pabuo pa lang yung second core eh. Yeah, the lead was established in Tuli, ha? So, makikita mo yung mer dito, ang haba nung inantay na Lord Timer ng Onyx PH. Again, guys, this is totally understandable na hindi itong tabas sa Onyx PH because there is a Parsa, okay? Sa Parsa, there is a Kaja. A Link can actually just go for the backline, so you cannot just go for any mindless tower dive.
At the map for the Lord is heavily required. Ang layo ng minions doon sa top lane, and it created time for Sunsparks dito para mag ano mag set up ng defensive stand. Again, sa mga ganitong situation, guys, kung ikaw bago sa ML, gera nga, diba? Tas ano ka na, coach ng MP4 ka na, diba? Sa mga ganitong fight situations, titignan mo ngayon ang skills ng Sunsparks. Minions only. Minions only target. Minions only target. Okay, slow and steady for this running game, ladies and gentlemen. Naalala ko yung buhay. Ewan ko, ang hirap ng ganitong sitwasyon kasi kanina ko pa sinasabi na hindi ganun basta-basta mo matutulak yung inhibit. Yeah, slowly. No? Meanwhile, Onyx, buhay pa yung mga towers nila dito, pre, ha? Sobrang healthy, sobrang ganda ng map control ng Onyx PH dito on this game. Yes, ang daming AoE skills ng Sunsparks, pero yung mga micro, ano, yung mga micro clashes, di ba? Ang dami natin nakitang ganun, eh. Na yung mga tamang ano lang, tamang chepi lang, kasi pag mamatay na, burst mo. Labang Onyx, eh. Walang Asimus na gagawin, no, na engagement dito. We have to be mindful of how will this unfold. Again, ito na nga yung sinasabi natin na kahit ganamang, it's not necessarily it will lead you to a victory for this game. It has to be wisely done kung paano man gagawin at kung paano isasara itong laro na ito. Mapapansin mo yung Sunsparks, they burned the confidence to slowly step outside their base. Nakakalabas na sila. Pwede na lumabas. We are now at the late game, ladies and gentlemen. 13 minutes into the game. Level 15 para kay Iacno. Level 15 on Wise. This is getting dangerous. Kasi again, tayo, pumapabor tayo sa 5-on-5 capability ng Sunsparks. The answer, the question here right now is how will Onyx enter the fight? How will they enter? Ito na, Apashin! Nag-decide sila ng 4-1, mga kaibigan. Yung 4-2 modo naman dito sa may bandang babaan. Tumuna talon doon si Kelvin Chay the King, mga kaibigan. Na ang dumidiin. Pero kasama si Yung pa na nababawasan po sa kamisimul tumakaway at yun pa rin buhay din. Then yung tore dito ng Sunsparks. Naka-minus 1 sila. Actually, dalawa pa nga ang namatay at nakuha ng Sunsparks ay ng Onyx PH. Let's see here, there is a privilege PH to go and continue the push not just in the bot but also in the mid. Clutch decision mula kay Iacno dito knowing na hindi siya kaya ng Ling right now sa ganitong situation. Pasukin mo na. Laban na kahit isakripisyo mo na dito yung health mo or yung kung ano mang buhay or may immortality ka man o wala. Sobrang kapatid yung mga risky plays. High risk, high reward. High risk, high reward. At kahit si Omay Venus Tall na puwersa na rin na gamitin si Cuba para i-backdoor yung tore dun sa may bandang baba. Pero ayun, na-flicker siya, na-pick up siya at nahuli din mula dun sa Divine Judgment. Medyo, alam mo yun ha, yung Onyx PH, yung wise decisions nila, yung rotations nila, nararamdaman mo yung pressure sa kanila amidst all those fights. Bantayan mo ito, paring Majin. Walang inhibitor turret na natulak. Sunspark Tall! Eto ba yun? Eto na naman ba yung classic Sunsparks greatest games? Totoo, Shinbu. Actually, nag-agree ako sa'yo. Sa ganitong sitwasyon kasi, yung pressure mas nasa Onyx eh. Kasi, yung spam ng wave, lang mga Sunsparks eh. Diba? Fast Strike, pwede mong gawin. Esmeralda, may AOE. Yung Onyx ngayon, iti-take ba nila yung mga high risk na pasok? Diba? Sino ang magiging sacrifice? Sino yung mauuna? Sino yung mag-initiate? And ang dami nilang option, yes. Pero ang tanong, makakalculate ba nila ng tama kung mabubuhay sila o makakapatay sila? Oh my G, ladies and gentlemen. Ginoong Valdez. Anong sinabi mo sa atin ni Eugene Tol? Wise here, threading through the health of Kiluwash. Last insanity is casted. Kiluwash is not fully engaged. Meron dito sa may pinakamaba. Green here, ginagkirk dito. So of course, the Cupa Dogs. And let's see, Tol, dahil si KelVJ naman, kumukuha ng gabol dito sa may pinakamaba. Oh, I think ang lalim ni Kiluwash doon sa laban na yun. Pero managing kila lang yung Onyx PH kasi hindi nila nakikita yung Ling kung saan papatungo. I think sobrang deliks nung ginawa ni Kiluwash doon based on first tip ng mapa kasi masasandwich sana siya pero still on the edge going for super rounds getting the Lord and securing an objective. So ibig sabihin mas gusto nilang push kill this game. Ayan, Stoll, hindi yata na ako nang nakap si Puzak doon after na kanyang bull doon. Divine Judgment was burned there. Immortality, babakapan si Puzak and hindi pa rin inuwan and play as one ang mga member dito ng OnyxPH. Where is the Lord though? Hindi ko nakita, hindi ko napansin kung lumabas na ba pero surely nasa kamay yun ng OnyxPH kanina. Wala silang mahuli. Yeah. Walang mahuli, walang mahuli. Ayun na yung Lord, baba. Sa baba. Sure, yeah. Sure basag na yung baba. Sure basag na to. Inhale, exhale muna dito ang both of the limbs. Pero yung Sunsparks, they're playing with fire right now. Mukhang malalim na naman si Kiluwash dito. Let's see, meron siyang immortality. Nakakainis siya ng Chicho Dome, pero naharap.
Na wall? Hindi makalabas! Hindi makalabas! Bawal! Sabi ni Matt Kim! Pusakin yun ha! Napa-emoticon na lang si Pusakin. Napa-sticker na lang siya. That was clearly a wrong mistake mula dito. Ngayon ng OPH, pero wait, natulak pa nila. Interestingly, nakuha yung nakaba dito sa mga talim na mga kagad na pumasok dito si Iyak. Pero naman kagad, Todol Guerra, mga kaibigan, kita ba wala na tayo sa isa? Mga membro dito ngayon ng Sanj Parks, pero hindi. Nita mo that they're doing their best to survive this siege as their base already lost 2 inhibitor turret. And the damage of Sanj Parks is not enough para pigilan ng Onyx PH na makuha itong Mega Minions. Kalahati makabuhay ngayon ng Onyx PH, pero they're looking to end this. Pusakin, ako na iwan. Isang kalabit ng isang one. Pero ayun, inaaliyop. Inaaliyop mo. Inaaliyop ng karili si JP. Tinibert lang si JP, tol. Akala niya masasama niya si Impurny. Dito, yung ating, yung si Pusakin, no? Pero hindi, may immortality. Ilang immortality meron yan, tol? Angel Locks yun, immortal na immortal. Immortal na immortal yan, si Pusak. Alam naman si Pusak. Ay, naman kasi. Ay, si Pusak. Ay, nako. Grabe, 17. I like it. Yung decision making ng Sunsparks dito, fundamentals lang, diba? Walang asim, pre. Walang asim. Walang asim, eh. Simple swag. Simple swag. Anong Bean Jones? Anong Bean Jones? Ano ba yun? We have a game 3, tal. Ginoong Valdez is calling. Ginoong Valdez is calling. Ginuwash going in for the ulti. Kuya Shinbo, nakita natin nag-land kanina yung mga ultimates dito ng Sunsparks. Pero nangalahati lang yung buhay ng Onyx. Hindi na sapat yung damage sila. I think this is the end game. And that is the end game, ladies and gentlemen. Atras din si Pusakin. Ginuwash sa may pinakaharapan. Torching back against the members dito ng Onyx. Oh my God. Hindi pa rin nakakatulak yung Onyx PH dito sa may kinakababawing hub. Of course, that droid na tumutulak, pero hindi nga. Makikita mo kung gano'ng kadali magawa ng ating Farsa on Sunspark side yung wave clear na kailangan nila. Oh my glove, tumahabang tumatagal, lalong sumasakit at lalong nagiging threatening itong lane backline. Oh my glove! Hindi ko to gusto! Yung walang Ito na ba yung ball? Chanian is real, Chanian is real, Chanin Paco, there you go, special na dito sa magandang gilid, pero sino masasandwich yung tapos? Ayan na! Shibu, JP na sa magilid, Feather Air Strike, sino mo na makapatay? Naku po, Iyak No, sino tinatay? Hindi pala ang return hit, Chudong, wala ang repeat, pero Iyak No nakapatay! Kinawas naman, torching back mga kaibigan, at alunan, dito ngayon, ang ating carry for immortality, no it did, that is a clear shutdown. Pasok naman si Yo at yung ating Farsight. Yung video daw gusto ng online ladies and gentlemen na nakita nito rin papalag yung pa. Makikita mo rin na gusto mapandapaan dito si paring Green mula sa guard ng asong ginagawa dito ni Oh My Venus, Kel BJ na suming. At ngayon palang nabuhay din si Dilar. This is a very bloody fight. Punitan ng tewup, ladies and gentlemen. Punit si Kudo. Marami. Immortality is being burned. Nako, feeling ko kahit huwag napabawang si Ginoong Valdez eh. Sa ganitong laruan, parang okay na, sulit na eh. Oo, tol. Talo pa nito pinaprobinsyano kung magkakaroon man ganun. Intense ko eh, Shibu. Hindi natin kailan tapos. By the way, intro pa lang yun ha. Intro pa lang. Amo. Nagsabi si brother Coco. Intro pa lang yun, tol. Intro pa lang yung 4 years, tol. Intro pa lang. Intro ay, by the way, kung nag-iisip kayo ng pinaka marang probinsyano, pero ang pinakamahaba, no, palabas, aside sa itempre, yung ano, pipito man na loto, tol. Ay, oo, dire-direcho, eh. Pero hindi yun, ano, hindi yun everyday. Hindi yun everyday. Tama. Binabati so, natin ang mga tropa natin sa GMN, sa ABS, di ba? Wala na, eh, napalaban na, eh. Pero kayo, ito naman yung Sunspark. Ala, tol! Ala, bong click! Ito, one-on-one with the great one. Kim Chow versus Esmeralda. Let's see here! Nako, tatlo, pinasimula na yung Lord. Oh my! Sunsparks dito.
Ayaw na nila ng game 3. Lar, going in. There you go, Fuzaki. Nandito na din, question. Lumalabad sila. Let's hear the Joe is coming in towards the Lord. Ngayon, ito yung Sunspark. That is the first time they were able to get the hog towards the Lord. Then, Wise, just doing what he can. Raflesha, waking up the position para maka-divide spot yata. Pero, na-clear, na-kill. Dito ni Iacto ngayon, yung Farsa sa likod. One for one na naging palita nila. Four people naging palita dito sa may Lord. Pero, boy, pa si Iacto dito. Hindi na naging enough yung Divine Judgment popping in. Desert na lang muna Elizardo, JP, pumasok dito pero masyang swords sa remaining lifestar. Top, pero Glor with the lockdown. Mula doon na lahat mga kaibigan at ayun yung swords of remaining life. Wise is down, Wise is down. May minion sa gitna doon. Patayin niyo yung minion sa gitna. Pumupunta lang ngayon dito si JP just to go for the wave clear. Pero bubundol si Fuzaken. Isang minion ang kanyang kukunin para pagwasakin. Tol, kinukulang na ako sa hangin ngayon. Let's go, pinawol. JP, tama lumabas. Tama lumabas. We have a game three. We have a game three. Gentlemen, son, say, Onyx PH! Onyx PH! Onyx PH! Pinasa!